Chapter 2. Dalawang buwan ang matuling lumipas. Araw-araw na sinusundo si Cynthia ni Manny sa building ng college niya. Lagi rin itong may dalang roses o chocolates para sa kanya. Proud siya dahil sa dinami-rami na magagandang co-ed sa campus nila, siya ang niligawan nito. Hindi rin ito naubusan ng mga litanyang kalaunan ay hinahanap-hanap na niya. Hanggang sa unti-unti nang nahuhulog ang loob niya rito. Manny was lovable at alam niyang maraming babae na nakakagusto rito. Kaya ganun na lamang ang inggit na nakikita niya sa mga mata ng mga babaeng may crush dito. Isang beses, inanyayahan siya ni Manny na manood ng gig ng banda nito at sumama naman siya. Isa yung maliit na bar na panay mga rock bands ang tumutugtog. First time niyang makarating sa ganong klase ng lugar. Bahagya siyang nailang sapagkat panay punk ang itsura ng mga naroroon. Mga naka leather pants at vest. Karamihan din ay mga itimang kulay ng suot ng mga tao ron. Marami rin kababaihan ang naroroon. Narinig pa niya na ang set ni na Manny ang hinihintay ng mga to. Na magsimula ng tumugtog si Manny ay unti-unting napuno ng tao na turang lugar. Ang espasyo sa tapat ng stage ay naging mosh pit. Sa kalagitnaan ng set nito ay nag-alay sa kanya ng kanta ang binata. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts. Tila wala tong pakialam kahit maraming fans na babae ang maaring mag-react pagkatapos niyon. Ay na rin dito, mas gusto ng mga fans na untouched ang iniidolo ng mga to. Titig na titig lamang to sa kanya habang kumakanta. Nang matapos ang set ng grupo nito ay lumapit ito sa kanya. Napansin niyang matalim ang mga tingin ng mga fan nito sa kanya. Ngunit hindi na lamang niya pinansin ang mga to. Pasensya ka na, inumaga na tayo. Anito nang maihatid siya sa bahay. Okay lang yon. Pinayagan naman ako ni na mama, di ba? May kinuha ito mula sa backseat at inabot nito sa kanya ang bulaklak. Thank you. Alam ko na kailan lang tayo nagkakilala but I just can't help but fall in love with you, Cynthia. Sinserong sabi nito habang nakatitig sa kanya mga mata. Hinawakan siya nito sa baba at ginawaran ng halik ang kanya mga labi. I love you. At hindi na siya nagdalawang isip. I love you too, Manny. Nanlaki ang mga mata nito. You mean? Yes. Nakangiting sabi niya. This is the happiest day of my life. Hinapit siya nito sa bewang at marahan siyang hinalikan. Walang pagsidla ng kaligayahang nadarama ni Cynthia na maging boyfriend niya si Manny. Nalaman niyo ng kanyang mga magulang ngunit hindi naman tumutol ang mga to. May tiwala ang mga to sa kanila ni Manny. Pinaalalahanan lamang sila ng mga to na huwag magmadali. 1 month anniversary nila ni Manny nang yayain siya nito sa beach upang mag-celebrate. Napagpasyahan nila na makapang ng halit na lamang pumunta sa Maputi. Isa yung beach resort sa kabilang bayan. Palibasa, hindi pa summer kaya kakaunti lamang ang taong naroroon. Napakaaliwalas ng paligid at nakakainganyo ang sapat na lamig ng tubig sa dagat. Umarkila si Manny ng isang maliit na cottage. Bakit naman nag-rent ka pa ng cottage? Usisa niya dito. Wala lang, baka mamaya mapagod tayo sa paglangoy. At least makakapagpahinga tayo, diba? Isa pa, walang magbabantay ng mga gamit natin kapag iniwan lang natin sa labas. Come on, magpalit ka na ng swimsuit. Utos pa nito sa kanya. Pumasok siya sa comfort room ng cottage at nagpalit ng one-piece swimsuit. Kulay dilaw yon na bumabagay sa maputi niyang balat. Nalaki ang mga mata nito nang lumabas siya ng comfort room. Wow, ang ganda naman ng girlfriend ko. Lumapit ito sa kanya. Ginagap nito ang kanyang kamay at hinalikan yon. Parang puputok ang puso niya sa tuwa sa mga gestures na pinapakita nito sa kanya. I love you, Cynthia. I love you. Hindi na niya na ituloy ang sasabihin ng hapitin siya nito sa kanyang bewang upang halikan. She felt secured sa tuwing kinukulong siya nito sa mga bisig nito. Isang oras pa lamang silang lumalangoy, ay niyaya na siya nito pumasok muna sa cottage dahil sa tindi ng sikat ng araw. Asikasong asikaso siya nito. Ito ang nag-ayos ng dala nilang mga pagkain. Hindi niya malaman kung sa pagkain ba siya mabusog o sa katatawa sa jokes nito. Pagkatapos silang kumain ay tila pagod na pagod itong humiga sa kama. Ano ka ba? Kakakain lang natin, nakahilata ka na dyan? Natatawang sabi niya rito habang inaayos ang mga tira nilang pagkain. Come here.
Ayoko nga. Nakakalaki raw ng puso niyang kakakailang tapos mahihiga. Protesta niya. Sige na, please. Sa kapipilit nito ay lumapit na rin siya. Naupo siya sa gilid ng kama. Bakit naman nakatalikod ka? Arito na niyakap siya sa bebang. Humarap siya rito at hinapit ito ang bebang niya at napahiga siya sa dibdib nito. Lumapat ang kamay nito sa gilid ng bebang niya at bigla siya nitong kiniliti. Gusto man niyang kumabala roon ay lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Tawa siya ng tawa na hanggang sa magkasinok-sinok siya. Nang bitawan siya nito, ito naman ang kiniliti niya. Ah, ganun ah. Anya na mahimig ng paghihiganti. Sa sobrang kiliti nito ay pilit na pag-iwas at hindi sinasadyang iba ang nahawakan niya. Ay! Anyang naitakip ng mga kamay sa mata. Narinig niya ang malakas na pagtawa naman ng binata. Oh, Cynthia. Anitong inalis ang pagkakatakip ng mga kamay niya sa mata. Walang katagang namutawi sa kanilang mga labi habang nakatitig sila sa isa't isa. Hinawakan siya nito sa batok at kinabig palapit sa mukha nito. Maraan siya nitong hinalikan na buong puso naman niyang tinugon. Maya-maya, bumaba na ang mga labi nito sa kanyang leeg. Mula rin ay bumaba pa yon. Hinawakan niya ito sa pisngi. No, tutulpa niya. Umangat ang mukha nito at inilapat ang hinduturo nito sa kanyang bibig. Shh, I'll take care of you. Ipinagpatuloy nito ang paghalik sa kanya. Matagal itong hinalikan ng iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa ginawa nito ay unti-unting nawala ang pag-aalinlangan niya. Napalitan na yung nakakaibang init ng katawan na noon lamang niya nadama. Hanggang sa namalay na lamang niya na isinusuko na niya ang sarili dito. Dahil sa pagmamahal niya rito, hindi niya alintana ang sakit ng unang karanasang yun, maialay lamang ang sarili dito. Matapos yun ay nakatulog to na may ngiti sa mga labi. What now? Tanong niya sa isip. Namagising ito ay niyakap siya nito habang hinahaplos ang buhok niya. Maya-maya inapansin niya na tila nag-iisip ito. Manny, everything's going to be fine, Cynthia. Dalawang araw na lang at final exam na nila. Cynthia, sigurado siyang siya ang magtatap sa klase nila. Mula na maging nobyo niya si Manny, lalo siyang na-inspire mag-aral. Naging napakadali na mga subjects niya para sa kanya. Pinangako sa kanya ni Manny na ang nangyari sa kanila hindi na mauulit hanggat hindi pa sila kasal. At lalo itong napamahal sa kanya sa sinabi nito. Tanda lamang yun na iginagalang siya ng binata. Miyembro siya ng Dramatic Guild ng Universidad kaya pagkatapos ng klase niya, dumediretso na siya sa auditorium para sa rehearsal. Panatag naman ang loob niya kahit madalas siyang gabihin sa pag-uwi. Dahil hinahatid naman siya ni Manny. Siya ang lead role sa play na tinatanghal ng guild kaya kasalukuyan pa siya na nagre-rehearse kasama ng ibang cast at director ng play. Alas 8 na natapos ang rehearsal. Agad siyang lumabas ang auditorium at excited niyang pinuntahan si Manny. Alam niya na naghihintay na to. Sa kabilang hagdan siya bumaba upang sorpresahin ng binata. Hindi niya akalang siya ang masorsorpresa. Nakita niya kausap ni Manny ang mga kamyembro nito sa banda. Pare, nakita ro kayo ni Dong nung isang araw sa maputi? Anong drummer na si Wendell? Pare, maputi nga ba? Sabad naman ni Dondon na bahista sa grupo. Mula sa pagkakakublihan ay nakita niya na napapailing-iling si Manny. Pare, ano pong pakiramdam na nakabasag ng kristal? Ani Red, ang second lead guitarist. Malakas naman na nagtawanan ng mga to. Talo tayo sa pustahan mga pare ko'y. Adi Dondon, dumuko to sa likod ng pantalon at mula sa wallet ay naglabas to ng pera. Akin na mga pera nyo. Isa-isa naglabas ng pera ang mga to at ibinigay kay Dondon. Nang maipon niya ni Dondon ay ibinilang pa nito ang mga yon. 3,000 Manny, bilib na kami sa lakas ng karisma mo. Nakangisip pa to nang iabot kay Manny ang pera. Hindi na niya tinapos ang pakikinig. Mabilis ang mga hakbang niya na lumayo ron. Sa kabilang koridor siya dumaan upang hindi siya makita ni Manny. Wala sa sariling tumakbo siya palabas ng gate. Nang gabi ring iyon ay tinawagan siya ni Manny ngunit hindi niya ito kinausap. Marahil kahit kausapin siya nito ay hindi siya magkakaintindihan. She was still in shock.
Kinabukasan, tinapos lamang ni Cynthia ang final exams niya at gayanan niya si Daphne na umuwi. Wala pa siya sa huwisyo. Mabuti na lamang at nakaalala ang kaibigan niya sa kanya. Paglabas sila ng building, nakita niya nakaabang si Manny. Subalit iniwasan niya to. Kahit si Daphne ay wala rin nagawa dahil sinabi na niya sa kanyang kaibigan ang nangyari. Hindi rin nalingid ang nangyaring yun sa kanila ni Manny sa buong campus. Ipinagkalat iyon ni Wanda at ng mga kaibigan nito. Tulala pa rin siya until she decided to create her own world na walang ibang maaring makapasok. Pagkatapos siya makuha ang resulta ng final examination niya, nagpa siya na siyang pumunta sa Maynila. Nagdesisyon siyang doon na lamang ituloy ang pag-aaral. Nagtaka man ang kanyang mga magulang, pumayag na rin ang mga to. Kabilin-bilinan lamang niya na huwag ipaalam kahit kanino kung saan siya tutuloy doon. Ginugol niya ang kanyang panahon sa pag-aaral hanggang sa makatapos siya sa kolehiyo. Pero ni minsan hindi na siya nagkaroon ng boyfriend. Para sa kanya, lahat ng lalaki pare-pareho lang na manluloko. Isa lang ang lalaki na iiba para sa kanya at iyon ay pag-aari na ng kanyang mama. At wala makakapenetrate sa pader na pinalibot niya sa sarili. She became cynical and cold. Hindi ba rin niya ang style ng kanyang pananamit, maging ang taste niya sa pag-ayos ng sarili. Hindi na mababakas ang kanyang itsura, ang dating Cynthia. Minsan, she shocked her parents na umuwi siya sa San Gabriel. They thought na isa siyang satanista, but she didn't care. She stopped caring since the incident happened. Hindi na niya muli pa nakita si Manny. Sabi ng kanyang mama, nagpunta na rin to sa Maynila. Na-disband na ang banda nito at isa na tong successful architect. Nagkibit lang siya ng mga balik at sa kanyang nabatid. He could rot in hell at wala siyang pakialam. May iniwan to mga sulat para sa kanya ngunit hindi niya yun binasa. Bagkos itinapon pa niya ang mga yun. At 27, manager si Cynthia ng sikat na rock band sa bansa. She loved loud music dahil doon niya nare-release ang sama ng loob niya. It took the memories away. At yaman din lamang na lagi siya sa mga bar, naisipan niyang humawak na magagaling na banda. She tried producing concerts and gigs na naging successful naman. Sa kasalukuyan, isa na siyang matagumpay na may-ari ng isang production outfit na humahawak ng mga local brands. It was ironic na iyon pa ang naging trabaho niya. She never cried. Not one tear was shed. Inipon lamang niya ang lahat ng yun sa dibdib niya. At isinumpa niya si Manny. She used to be sugar and spice and everything nice. Isang babasaging kristal na nabasag na. She hated her name. Para sa kanya masyado yung weak. She was branded as the Black Eyes. Kasi nga palagi siya nakaitim. And Eyes. Because she was cold. Ang iba naman ay Killer Beach ang tawag sa kanya. She became brutally frank to the point na tactlessness. She didn't even bother to raise a brow sa mga taong ganun ang tingin sa kanya. She simply could not see any reason to change what people thought about her. Para sa kanya, hindi nare-realize sa mga tao na ang buhay sa mundo ay simple lang. You were born, went to school, went to work, and then you die. It was that simple. Ang mga in-betweens ay hindi na importante sapagkat lahat naman mauuwi lang sa kamatayan. So why bother? Mari niyang pinikit ang mga mata at ipinilig ang kanyang ulo upang malimutan ang masakit niyang alaala. Ayaw na niyang maalala pa si Manny. Ikinabuyo na niya ang sasakyan at tumuloy na sa music museum kung saan may gig ang minamanage niyang banda. The Black Eyes is here? Narinig ni Cynthia na bulong ni Trina sa katabi nito. Halatang nilakasan nito yon upang marinig niya. Label manager ito ng Blue Tone, isang division ng Ruby Records. Matagal na nitong nais agawin sa kanya ang Fever, ang bandang kanyang minamanage. Noon pa niya napapansin na lagi itong nanonood ng gig ng Fever at nalaman niya mismo sa miyembro ng banda na inalok na mga to ni Trina ng mas magandang offer. Ayon daw dito, kung sakaling pumayag ang banda na ma-manage nito ay 10% lang ng kita ng banda ang magiging parte ni Trina kumpara sa 30% na kinukuha niya sa mga to. She felt sorry for her dahil kahit naman hindi siya ganong malapit sa miyembro ng banda, alam niyang hindi makakaisip na bumitaw ang mga to sa kanya. She was so good at what she did. Istrikto siya sa mga naging dahilan upang mag-improve ang Fever. Isa pa,
Hindi nag-agrabyado ang grupo pagdating sa mga exposure kagaya ng mga concert. For Akos, kung saan maraming local bands ang mga kasama ng mga to. Kaya nagkakaroon ng album ang banda ay dahil sa kanya. At hindi na niya inalam kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan ni Trina na ma-manage ang grupo. Kaya yung marami namang ibang magagaling na banda na nangangailangan din ng manager. Siguro may crush to sa mga membro ng Fever. Conclusion niya. Inignora niya si Trina dahil wala siyang panahon para dito. Dumiretso siya sa backstage at nadatnan na naghahanda na ang grupo. Good evening! Nakangiting batis sa kanya ni Kiel, ang vocalist at guitarist ng Fever. Ito ang natatanging membro ng banda na hindi ilag sa kanya. Tumango lamang siya at pinigmastan to habang itinutono ang gitara nito. Maya-maya iniwan na niya ang mga to dahil ilang minuto na lang magsisimula na ang set ng mga to. Nagbalik na siya sa pwesto niya sa bandang unahan ng stage upang makitang performance ng grupo. 30%? Bakit hindi na lang niya sagpangin ang Fever? Narinig niyang bulala si Trina na halatang nagpaparinig sa kanya. She remained poker face. Mataman na lamang niyang pinanood ang pag-perform ng banda. Marahil napahaya to sa hindi niya pagkibo dahil hindi na nito tinigilan ng pagpaparinig sa kanya. Bitch, may demonyo yata. Nais niyang makikikab sa sinabi nito. I've heard that all before. May samahan lang bang Minion of the Devil? Narinig niyang tanong nito sa kasama. I don't know. Maarteng tugon naman ang kasama nito. Baka meron. Look at her. Membro yata siya ng samahan at baka may meeting sila mamaya. Dagdag pa nito. Hindi na sana niya to papansanin subalit nakakabulahon na to sa ibang nanonood. Paano naman? Napakalakas ang boses ito. Kahit malakas ang tugtog sa stage ay nagiging background ng ingin ng boses ito. Nilingon niya to at sinaway. Can you not speak until after the show? Over? Walang emosyong sabi niya rito. Bakit apektado ka? Bulyaw naman ito. No, kaya lang nakakabulaho ka sa ibang nanonood. Just try to control your mouth or I'll be forced to send you out. Pagkainis ang bumalatay sa mukha nito. Kulang na lang ay kalmutin ang mukha niya. Sa ginawa niya ay nanahimik na to. Nang matapos ang set ng Fever ay pumunta siya sa backstage upang batiin ang grupo. Nice job, people! Niwalang ngiting namutawis sa mga labi niya nang sabihin yun. Thanks. So how about you treat us to dinner? Swiss yun sa kanya ni Kel. Tumango na lamang siya. Nagpasya siyang sa labas na lamang hintay ng mga to. Nakalabas na siya ng bar na makita niya si Trina tila inaabangan siya. Kasama nito ang maarte nitong kaibigan. Hindi siya nasindak dito kahit nakita niya na nakaharang to sa kanyang kotse. Do you mind? Pinudot niya ang keyless entry ng kanyang kotse upang bigyan diin ang nakaharang ito sa kanya. Yes, I do mind. Baka akala mo hindi ko alam. You intended to humiliate me. Ano bang problema mo? Galit na sabi nito. Wala akong problema. Baka ikaw may problema. Bored niyang sabi na lalong nakapagpainis sa babae. You're one sick bitch. Is there something else you want to say? And she remained calm. Yes, there is. Bakit ba ayaw mong pakabalan ng Fever? Can't you see ayaw na nila sa'yo bilang manager nila? Sarcastic ang sabi nito. Well, why don't you just tell them to tell me na ayaw na nila sa akin? Kapag ginawa nila yon, I'll give them to you kahit hindi pa tapos ang kontrata nila sa akin. Paano nga nila masasabi kung natatakot sila sa'yo? Giit pa nito. Natanong niyang palapit na sa kanila ang mga miyembro ng Fever at ang production assistant na mga to. Well, here they come. Why don't you ask them? Question niya. Hi Trina. Bati rito ni Yari ang bahista ng banda. Hello? Nagmistulat umaamong tupa. Alumingan to kay Kiel sabalit hindi naman ito pinansin ng lalaki. Hey guys, ang sabi ni Trina ayaw na raw ninyo ako maging manager? Natatakot lang daw kayo na sabihin sa akin. Baling niya sa mga to. Of course not. Nag-chorus na sagot naman ng mga to. Sa sobrang hiya hindi na nakuha pang magsalita ni Trina. Napatakbo to palayo na sinundan ng kasama nitong babae. Base sa reaksyon na nakita niya kay Trina, naintindihan na niya. Trina like Kiel. Marahil igagawin nito ang lahat mapalapit lamang sa lalaki. Marahil hindi ito gaanong pinapansin ni Kiel. Kaya pati pagmamanage sa grupo ay naisipan itong pasukin. Imbes na mainis, naawa pa siya rito.
Poor girl. She didn't know what she was doing. She was in for a disaster. Well, sundan na lang niyo ako. We'll have a late dinner. Aniya na makasakay na sa kanyang kotse. Ang miyembro naman ng banda ay sumakay na sa service van na mga ito.